po natin si Police Chief Superintendent Richard Albano, Director po ng Quezon City Police District. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon, Craig. Apo, at ito nga pong ongoing yung manhunt. Sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung manhunt dito sa suspect na nakabaril po. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Hindi lang itong suspect na to kasi from time to time, hinuhuli natin itong mga buong grupo na to. Oo. Mga ilan ho miyembro nito na tinatarget po ninyo? Sa atin lang muna yun. Pero hindi naman kalakihan. Hindi kalakihan. No? Pero masasabi ho ba na organized po itong grupong ito o para magkakabarkada lang talaga? Magkakabarkada lang. Aha. Yun nung kanina nakita ho natin, no, naabutan natin yung ilang mga witnesses at makaanak din na dumulog po sila sa inyo? Ayun kasi, tinayming lang natin pumunta doon, dito, pinapunta natin kung pwede na sila para pirmahan yung complaint. Opo. Bilang sila yung complainant kasi sila yung aggrieved party. Aha. Tinayming na rin natin na makausap natin para maliban doon ang dahilan, meron tayong tatlo. Yung una, in-assure lang natin na yung seguridad nila ay maayos. Apo. Na yung kung may threat, tapos kung saan yung mga residents nila, at ititimbre natin sa pinakamalapit na police station, bibili natin. Apo. Tapos ang isang problema dyan ngayon, habang nagkakaso, yung pagpunta sa korte. Apo. So sinabi ko sa kanila, sinabi namin sa kanila na hatid sundo. Kung kailangan ng dagdag na seguridad nila ay ibibigay natin. At alam mo kasi yung nangyari na nervyo sa kanila, hindi pamalis. Kaya kailangan nila yun. Apo. Then second, itong itong kailangan yung counseling, kaya apo, yung chaplain dito si Father Pardo, Alice Pardo. Isa doon sa ginawa niya para maunawaan nila, para umano naman yung mga kalooban nila, aside doon sa mga paliwanag natin. Apo. Pero hindi pa ho sila umaalis doon sa mismong komunidad po nila, itong mga witnesses at ilang kaanak? Yung mga witnesses natin, nandun pa rin, binigyan natin ng mga seguridad. At yung mga kaanak naman, yung pa rin na residence naman nila. Apo. Yung nabanggit ho ni Inspector Kabili, yung PCP commander na inalis sa pwesto, lilima daw ho yung tao niya nung mangyari yung krimen. Ano po ang reaksyon niyo dito? Nandun sa, siyempre magpaliwanag siya, pero titignan din natin. Pero kung yun ang sinasabi, ayoko i-prevent yung, investigation. Pero pag ang dahilan, lilima, hindi yung kasi ang dahilan. Kasi ang importante, kung merong krimen, bawa, pinabayan lang, akala nila salvage victim. Nagpunta tayo, pagpunta dapat sa area o taon niya, apo, dapat na itawag doon sa STOIC, yung station commander, para maitawag dito sa detok natin, para makapag-respond itong mga mobile natin. Apo. Yun lang naman ang tinitingnan ng station commander na pagkukulang niya. Mm-hmm. Kung hindi, dumiretso naman by phone, by radio, kasi may mga radio naman niya, apo, para makapag-respond. Uh-huh. Ang nangyari kasi yan, hanggat natapos yun, hindi sila nakatawag sa talk natin, kaya hindi nakapunta yung mga mobile. Nagpunta late na. Apo. May pahayag din po si Mayor Herbert kahapon na binabanggit po niya na parang kaya naman palang hulihin, alam naman kung nasaan, bakit nangyari pa yung krimen na to, bakit nahayaan pang nangyari. Ano po masabi niyo rito? Nagkataon lang na ito naman, tinotogis natin itong grupo na to, hindi naman yung A, yun lang ang lagi, ano? Marami itong priority, kasi ito yung grupo na naengkwentro yung mga tao natin. Apo. Nung nagseserve ng warrant. Mm-hmm. Malayo pa lang yung mga pulis natin, pinagbabaril kung saan dalawa yung nasukatan. Apo. May nahuli tayo dito. O, tuloy-tuloy magmula nung nangyari nito. Hindi naman mahagip ito, mm-hmm, itong mga sararin na to. Nagkataon na lang na merong yung sa intelligence information natin, tapos may nag-text. Siguro sa tingin ko, kasama na rin sa grupo nila na hindi na kaya yung ginagawa ng kagrupo nila. Uh-huh. Ito na nag-text kasi yung binigay niya ng information ugma doon sa intelligence report natin. Apo, kung lumalabas nga sa teorya niyo, imbestigasyon ninyo na trip-trip lang yung pamamaril, hindi ba parang cause for alarm ito sa mga residente ng Quezon City? Ano po ang masasabi niyo rito? Oo, kaya sinasabi nga natin na drugs is the mother of all crimes. Uh-huh. Karamihan kasi na nahuhuli natin pag pinapa-drug test mo,
karamihan nagpapasitib. Uh-huh. Ito pinalalakas ng loob nila. So ito, in coordination dito sa PIDE at saka DEDSHOP, marami naman tayong napaghuhuli na dito, mm-hmm, one after the other, lately. Sunod-sunod naman. Kaya ito yung ginagawa natin. Ngayon, meron tayong gagawin. Although meron tayong ugnayan sa barangay lagi. Apo. Every week. Ang gagawin natin ngayon, kausapin with together with Colonel Jemalin, yung pinaka-presidente ng Muslim Affairs. Apo. Kinausap ko siya para pupunta kami doon sa Babang. Mm-hmm. Kausapin namin lahat yung mga barangay chairman as a whole dito sa area na to. Mm-hmm. At siyempre, alam mo, malaking bagay kasi yung pagbabantay, pagmamanman sa crime prevention at sa paghuli. Dito sa mga ito sila yung first responder. Yung community. Okay. Oo, yung community kasi, mm-hmm, sila nagre-represent doon. Mm-hmm. Kasi may mga ano na pagkakataon, sinabihan na natin na kung meron, kasama namin si Colonel Jemalin noon, na kung meron bago sa barangay mo, Bagong muka. Mm-hmm. Ire-report mo. Apo. Okay. Kung hindi nyo kaya sa station, i-report dito para kami ang mag-check. Uh-huh. Kasi ito nga, yung tinirahan nila, medyo matagal na sila doon. Uh-huh. Eh, kaya kasabi ni Colonel Jemalin, bakit hindi nireport sa atin? Eh, sinabi na namin doon kay QCPD, nasabihin itong mga bago na to. Uh-huh. So, siguro, busy rin sila. Iba ko kaya di rin nila sa dami naman ng populasyon. At kausapin namin ulit as a whole para ito yung kasama natin na magbantay. Madali lang naman pag pumunta doon, hindi taga doon eh. Bakit nakatira doon? Para sitayin natin. Apo, mabalik ho tayo dito sa manhunt ang ginagawa nyo. Sa tingin nyo ba eh, nasa area pa ng QC itong gunman na ito? It is a part of the intelligence information kung ano natin, ano. Apo. Pero hindi naman tayo hinto. Anyway, mm-hmm, kung hindi mahagip ito, yung mga ibang kasamaan nila, hagip din kasi meron tayong mga standing warrant na hinahawakan. Apo. At panghuling salita po, ano po yung mensahe nyo sa mga residente ng Quezon City particularly? Huwag kayong kabahan. Ang inyong police ay nandito. Itong mga biktima na to, sabi ko nga, huwag kayong lilipat kasi hindi naman ganito na itong lalakas ng pwersa nito. At nagkataon lang na nagkaganito, so kailangan natin, ang hinikayat natin ng kooperasyon ng bawat mamamayan. Lalong-lalo na dito sa barangay, parang official, mm-hmm, yung mga BPSO, including itong mga blue guards dito sa mga subdivision. Oh. Oh. Kailangan natin yun kasi alam mo, sa laki ng sakop, meron kasi tayong Comstat every week kung saan inilalagay yung aid na naglalagay ng mga patrol natin. Pero kailangan pa na iayos. So, yan ang nakikita kong kailangan na gawin. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Chief Superintendent Richard Albano, Director po ng Quezon City Police District.